Hi guys! Welcome back sa aming channel. This is Art and Less and nandito kami sa Davao. Nasaan tayo? Sa Philippine Eagle Center. Yes, for the first time makikita namin in person ang Philippine Eagle. As you may know guys, itong Davao is a sanctuary sa mga endangered na Philippine Eagle. So nagkikip sila dito guys, pinaparami nila for the future para pagtagal is mapapalaya nila sa wild. At the same time, may mga iba silang mga animals na kinikip dito at kinoconserve. So, puntahan natin guys and let's see. Let's go! Ayan, and nakita nyo ba guys yung ticket na pinakita namin at the start of this video? Kasi guys, bago kayo makapasok sa Philippine Eagle Sanctuary is you have to enter the Malagos Garden Park and Watershed. And the entrance fee is 5 pesos per person. And it's around mga 100 meters away from the entrance. And pumunta kami guys dito ng August, so tag-ulan siya guys. Medyo madumi, medyo maputik at madulas yung daan. So for your safety, wear the proper footwear. And after 5 to 10 minutes of walk is mararating nyo na po guys yung entrance sa Philippine Eagle Center. Dito po sa office na to is makakabayad po kayo ng entrance fee. The entrance fee is 150 pesos per person. And dito rin po sa office na to, makakabili po kayo ng all sorts of souvenirs. Then after nyo po magbayad is magkakaroon po ng short introduction bago po kayo makapunta sa loob. And after the brief introduction is papipiliin kayo kung gusto nyo magsama ng tour guide. So we chose to explore the center by ourselves. And mapapansin nyo guys, maraming nakasulat na pangalan sa mga dinadaanan yung tiles. These are their sponsors o yung mga tumutulong sa center. And marami po kayo makikitang animals sa loob ng sanctuary, including this freshwater crocodile na napakalaki. And marami din pong mga ibon, usually mga owls, hawks, and other eagles. Napakaganda dito guys, para siyang rainforest. Kung nature lover kayo, sigurado akong mag-e-enjoy kayo. Aside from beautiful animals, marami pong halaman at nagdalakihang mga puno. Ayan, exciting! Malapit na naming ma-meet ang first Philippine Eagle. So, konting lakad na lang guys, nandun daw siya sa malaking cage na yan. And behind me guys, nakita na namin yung Philippine Eagle. Ayun. Kita nyo guys, dalawa siya. One, and another one is there. Grabe guys, ang ganda ng Philippine Eagle and napakalalaki nila. They are considered one of the largest species of eagles in the world. They are also called monkey-eating eagles because one of their diet is monkeys. They are powerful predators that can live more than 40 years. The Philippine Eagle Sanctuary is keeping around 36 Philippine Eagles and 18 dito guys is captive bred o dito na pinanganak. And sadly guys, the Philippine Eagle are critically endangered. Their population is around 500. One of the causes ng kanilang population decline is deforestation and human activities like hunting. Ang nakikita nyo guys is Marikit. She is a female eagle that arrived in 2002. And aside from the Philippine Eagle, marami pa pong klase ng ibon na nandito sa sanctuary for their conservation projects. Ayan, ang nasa harap nyo guys is si Sinag. Siya ay isa sa mga produkto ng successful breeding dito sa center and na-hatch po siya noong 2015. And nandito rin po yung Philippine brown deer. Endemic po siya sa Pilipinas.
meaning dito lang po siya sa Pilipinas matatagpuan. Hindi po lahat ng cages ng Philippine Eagle are small, depende po yan sa purpose niya at yung usage. Kagaya po nito guys, napakalaki po ng cage ng Philippine Eagle. Reminds me of yung cage ng flying dinosaur sa Jurassic World. And dito sa part na to, nandito naman si Zeus. So as a photographer, opportunity para sa akin na makakuha ng magandang pictures. And our goals as content creators and influencers is to give information and spread awareness to the public. And on this side, meron na naman tayong makikitang crocodile. And sa likod ko guys, ito yung mga sponsor, ito yung mga nag-adapt sa mga Philippine Eagle. So makikita nyo guys, per sponsor, sila yung nagdi-dictate kung ano yung gusto nilang pangalan sa eagle. Katulad netong si Enchanting Kagitingan. Yan, nag-hatch siya December 18, 2004 and in-adopt siya ni Enchanted Kingdom. So yung Enchanted Kingdom, pinangalanan siyang Enchanting Kagitingan. So makikita nyo guys, ito yung mga sponsors niya. So gumagastos yung mga sponsors niya ng mga food, mga maintenance, at ano pa yung mga kailangan ng mga eagles natin dito sa Philippine Eagle Center. Ayan guys, pakita pa namin yung ibang Philippine Eagles and bigyan namin kayo ng short trivia. Alam nyo ba guys, kapag nakahanap ng partner ang Philippine Eagle, they choose to be monogamous all their life. Napaka-loyal po nila. Kaya mhm sa mga iba dyan. Maya naman kayo sa Philippine Eagle. And on this area naman, merong Philippine Long-tailed Macaque. I hope na-pronounce ko siya ng tama. So napapaligiran po yung area ng tubig para hindi sila makaalis, para siyang isang island. And nakakatuwa po silang panoorin. Sa totoo lang guys, nakakalungkot na makita ang mga Philippine Eagles natin na nasa cage. Pero kung iisipin natin guys, para ito sa conservation ng kanilang future. And the Philippine Eagle Center together with their sponsors are doing their best para maging matagumpay sa kanilang mga goals. And sana lahat tayo sumuporta sa kanila, para someday makalaya na po yung mga Philippine Eagles sa wild and mawala na sila sa endangered list. While we exit, dumaan po muna kami dito sa bridge na to na nasa ibabaw ng man-made pond na napakaraming isda. That's all for today's adventure. I hope may natutunan kayo sa vlog namin. Please support our channel by subscribing, liking, and leaving your thoughts on the comment section below. Thank you guys and God bless.